Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, alhamdulillah, nung nakaraan ay napag-alaman na namin, na naman natin, nung napag-aralan natin ang mga nakakasira pa ng wudu. At ito'y apply sa tayamum, of course, at saka gusul, no? So, ang paglabas ng dugo sa private parts ng babae, either na ito ay galing sa panganganak, or ito ay galing sa dugong regla, o istihada. At ang mga ito'y najis. At ganun din, napag-aralan din natin, nakaka-break ng wudu ang madi. Yaong malagkit na puti na lumalabas, ngunit ito ay hindi nakakabuo ng tao at hindi nakakadama ng what they call this, pagmamanhid. Para magandang pakinggan, hindi masyadong malaswa. Pagmamanhid. Hindi nakakabuo ng tao, pagmamanhid at kusang lumalabas ito because of sexual desire, o mga iba pang paraan kung bakit ang isang tao ay nagnanasa. So, nakakabreak yan ang wudu at najis din ang mati. Sa araw na ito, dadakuhan natin ang isang hadith lamang pero napakahalaga ng hadith na ito. Because ang hadith na ito, one of the basic principle of faith in our Sharia Islam. Napaka laking bagay nito kapag ito ay narinig natin at napag-aralan. Kaya dako natin hadith number 65. Sa bambud, ano, saan na tayo? Breaking wudu, no? Okay. So, this day, bab na wakit el wudu. Nakakasira ng wudu. Tapos na pala tayo sa wudu, no? Okay. Hadith number 66. Hadith number 66. Tama ba ako? 65. Tapos na yata ako dito, kaya ay siya. Ha? 66, okay. Hadith number 66. Ana Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qaal, ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه الشيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. Sinabi ni Abu Hurairah radiyallahu an na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang isa sa inyo ay nakadama ng kaguluhan, pagkalito, hindi tiyak, duda, doubt. Kung ang isa sa inyo ay nakadama ng kaguluhan, may pag-aalinlangan, duda, sa kanyang sikmura. Ha? Nakadama siya ng kaguluhan, disturbance. Sa kanyang sikmura at siya ay duda. Siya ay duda. Doubt. Kung siya ba ay naglabas ng hangin o hindi. Meaning, umutot ka ba o hindi. Yun ang isa usapan dito, pang-utot. So, para magandang pakinggan, ngayon, may guide na kayo, paglabas ng hangin. Alam niyo nang ibig sabihin ng paglabas ng hangin para hindi masyado masagwang pakinggan. I repeat na ka din. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ang isa sa inyo ay nakadama ng kaguluhan, meaning sa kanyang sikmura, nagkaroon siya ng pagdududa na naglabas ba siya ng hangin o hindi. Abang ito'y nagsasala, tinutukoy dito sapagkat sabi niya, huwag kayong lalabas ng masjid. So, meaning nagsasala ka. Abang nagsasala ka, hindi mo alam kung naglabas ng hangin o hindi. Nagduda ka, bigla kang parang may narandaman. Pero hindi ka tiyak, hindi ka sure. Nagkaroon ka ng kabuluan sa sikmura mo. At hindi mo alam ngayon kung naglabas ka bang hangin o hindi. Duda ka, daw. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam,
huwag kang lalabas ng masjid. Ibig sabihin ng huwag kang lalabas ng masjid, huwag kang titigil sa sala hanggat hindi ka nakarinig ng tinig, tunog. Meaning, alam natin, pag lumalabas ang amin, may tunog, di ba? O kaya naman, mayroong kang naamoy. Meaning, kung may naamoy ka, naglabas ka nga ng amin. O kaya naman, ay may narinig kang tinig o tunog, naglabas ka ng amin. Meaning, certainty yon. Tiyak yon, hindi ka duda na ikaw ay naglabas ng amin. Ngunit kung wala kang naamoy, wala ka namang narinig, kundi duda lang, para bang may pumutok sa loob o sa labas, hindi mo alam. Duda ka lang. Huwag mong pansinin yung ibig sabihin. Kasi minsan si Shaitan, umihihip siya sa gulugod natin. Pag umihihip siya, pumuputok sa loob. Nagugulong ka kayo para umutot ka. Sa loob yun. Huwag mong pansinin yun. Ang paglabas ng hangin sa labas, kaya nga paglabas eh. Sa loob, huwag natin papansinin. So, ginugulo ka lang ni Shaitan nun. That's why, ang halit na ito ay nagpapakita, one of the basic principle of faith in Sharia Islam, ang duda ay hindi kayang sirain ang katiyakan. Ito ang basic principle of faith sa ating pananampalataya. Remember, ang duda, hindi niya kayang pawalang bisa, hindi kayang sirain ang certainty o katiyakan. Mamaya, magbibigay ako ng sample. Pag nagbigay sample, magiging masangana ang kaalaman natin dito, insha'Allah. But ang gusto ko na muna malaman natin, kung gaano ba kahalaga ang malaman natin ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad nito. Itong pag-aaral niyo ito, kumbaga sa makamundong pag-aaral ng mga hindi mananampalataya ay nag-aaral kayo ng mga lawyer. Lawyer ang pag-aaral niyo dito ay hanggang sa maging judge kayo, maging kadi kayo. Because why? Mga batas ito eh. Okay? So pag marunong kang pick, especially basic principle of faith. Asyallah, Allahu Akbar. Napakagaling niyo sa mga pagbibigay ng rulings. Okay? So, gaano ba kaalaga ang malaman natin ang kaalaman patungkol sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat, kapag hindi mo alam ang mga batas sa Islam, paano mo sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala? Paano mo gagawin ang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mo alam ang mga batas? Tulad nito, nagsasala ka sa loob ng masjid, nagkaroon ka ng kaguluhan, ako, nautot yata ako. So nagkaroon ka ng kaguluhan, nagduda ka, nautot ka o hindi, nagulo ka na. Kung hindi mo alam ang batas dito, ano kayang gagawin mo? Tiyak na hindi mo na alam ang gagawin mo dito. Pero dahil alam mo ang batas, mailalagay mo sa tama ang gagawin mo bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning sa reliyong Islam, bawal ang pagsambang haka-haka. Hindi pwede dito ang pagsambang haka-haka o mga practical opinion lamang. Tulad ng mga hindi mga Muslim, mga Nasara, because nasa lugar tayo, ng mga kakristyanuhan, palagi ko silang ginagamit na halimbawa. Ang mga Kristiyano, kung mababasa yung Surat al-Fatiha, di ba, sila yung mga nangaligaw. Huwag niyo kaming itulad sa mga nagkamit ng yung puot o sumpa at mga naligaw. Sila yung mga taong naligaw. Bakit? Dahil ang mga Kristiyano, sa sobrang pagka-debutante rin nila, kaya malapit sa mga Muslim to eh, debutante rin sila, kaya nga sa sobrang debutante nila, mahilig silang lumika ng mga haka-hakang pagsamba. Mga practical opinion nila na pagsamba, sa tingin nila, pag maganda, gagawin nila nang walang ebidensya. Haka-haka. Sa Islam, kahit maganda, kapag wala kang ebidensya, di pwede yan. Diba? Sapagkat wala tayong karapatan na sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ayon sa ating gusto. Kaya nga nagpadala siya ng propeta, sugo, para sundin siya. Ano ba magiging papel nun? Kung gagawa lang tayo ng sarili nating pagsamba. So iniwanan tayo ng mga sugo o propeta, lalo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng mga batas upang tayo magkaroon ng knowledge dito at paano natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, paano natin siya susundin, paano iwasan ang bawal, ayon ito sa iniwan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng mga batas mula sa Quran,
at sa kanyang otentibong mga hadith. That's why, napakahalaga sa atin ang mag-aral ng ganito, especially mga batas, upang masamba nating tama ang Allah subhanahu wa ta'ala at malayo tayo sa kahirapan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging maluwag ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging magaan ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagsambang napakagaan. Actually, ang reliyong Islam, kapag hindi ka nag-aaral, ay tunay na tingin mo ay napakabigat. Pero kapag ikaw ay nag-aaral, kahit na sa tingin mo ay mabigat, ay magiging magaan. Yan ang Islam eh. Kapag hindi ka nag-aaral, sa tingin mo ay napakabigat na gawain ang obligasyong ginagawa mo. Pero pag nag-aaral ka, kahit mabigat, gustong-gusto mong ginagawa. Meaning, naging magaan. I give you example, for example, ang fasting. Fasting at napakabigat yan. Kaya kung hindi mo naiintindihan ang fasting, darating pa lang ang Ramadan, takot na takot ka na, ninenervous ka na, malapit na ang fasting, hindi ka na makakain. Yan, may totoo yan. Why? Dahil mismo ang inyong lingkod sa harapan nyo, ako, saksi ang Allah subhanahu wa ta'ala, natatakot din ako noon eh, kapag magbagra-Ramadan na eh. Noong unang pag-embrace ko, takong talagang takot na takot ako, nag-fasting ako noong unang Ramadan, hirap na hirap ako. Ang hirap lang dinadalas ko, bantay na bantay ko ang orasan. Gusto ko ang orasan, pagpitik niya, agad-agad, bagrid na. Bakit? Hindi ko naiintindihan ang ginagawa ko eh. Ang bigat sa sarili kong ginagawa ko. Pero nung maintindihan ko ang fasting, ang wisdom, ang benefits nito, apay gustong-gusto mong ginagawa. Napakagaan gawin ngayon, ang sarap gawin. Yung mabigat, because of knowledge, naging magaan. Napakasarap gawin, kahit na sa tingin mo mabigat, naging magaan ang mga paggawa dito. Sana! Napakabigat din, obligasyon ng sala, 5 times a day, especially mga lalaki, pumupunta pang masjid. Kung hindi mo naintindihan yan, mabigat yan. Pero kung naiintindihan mo, tulad ng mga propeta at sugo, sa libingan na lang, pinagbigyan pa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsala dahil they are addicted in sala. Sila ay mga parabang addicted na sa sala, even na sa kubur. Pinabayaan silang magsala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ikaliligaya nila. Bakit? Dahil alam nila sa sala, na ibibigay nila ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So masaya ang mga propeta at sugo kapag nagsasala dahil ito'y kinalulugod ng subhanahu wa ta'ala ang kanilang ginagawa. Gusto nilang maging masaya ang Allah subhanahu wa ta'ala. But actually, hindi na nga kailangan sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. But kailangan din natin gawin ang mga ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyo? Kapag nag-aral ka, magiging magaan. Now, dadakuhan ko ang hadith nito. Titignan nyo ngayon ito kung hindi nyo alam. Kung hindi mabigat, pero kagalang ninyo, tingnan nyo, naging magaan. Ha? Okay. So in this hadith, hadith number what ito? 66. Okay. Alhamdulillah. Sa hadith na ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay nakadama ng pagkalito, duda ka, kung naglabas ka ngayon o hindi, huwag kang lalabas ng masjid. Meaning, huwag kang lalabas ng masjid, huwag kang titigil magsala para lumabas ka para magwudu ulit. Wag, ituloy mo ang sala mo. Ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning sa hadith na ito, ito ang basic principle tip, tandaan ito. Ang lahat ng pagdududa, walang katiyakan sa Islam, hindi niya kayang sirain ang certainty o katiyakan. Hindi pwedeng manaig ang duda sa tiyak. Sapagkat malalagay ka sa kahirapan kapag ang duda ay ipinanaig mo sa katiyakan. Yan ang totoo. Okay? At ang batas na ito ay apply, generally apply sa batas ng Islam. Either sakat, either sala, either hajj, either kalakal, lahat apply ito. Kita nyo? Kaya nga basic principle of fiqh to eh. Apply sa lahat ng ibada mo. Ang papaksahin natin ito. Halimbawa, ito na. Magbigay muna ako ng halimbawa na bibitinin ko, tatanungin nyo sarili nyo kung mahirap pa o hindi. At pagkatapos sagutin natin, napakagaan ngayon. Halimbawa, ang duda ay hindi kayang sirain ang katiyakan. Alam mong nakabudo ka. Nagbudo ka. Alam mo, ito ang certainty mo, nagbudo ka. Okay. Pero ikaw ay nag-break na ng wudu. Okay, nag-break ka na. Pero nakalimutan mo. Meaning, duda ka ngayon. Alam mo nakawudo ka, pero ang totoo, na-break ka na.
pero hindi ka tiyak, nakalimutan mo. Ngayon, sagutin niyo sa sarili niyo, anong gagawin ninyo? Alam mo, nakawuto ka. Ngayon, pagdating sa na-break, nakalimutan mo kung na-break ka na o hindi, hindi ka na tiyak, duda ka na. Ano ngayon ang gagawin mo? So in this situation, mahihirapan ka kung di mo alam ang batas dito. Ano sasabihin mo? Ah, para na lang sigurado, magudo na lang ako. Di ba? Yun na lang ang gagawin mo. Tiyak yun, sigurado yun. Di ba? Kahit hindi ka na-break o na-break ka, ah, kahit hindi ako na-break, magudo na lang para tiyak. Hindi ba? Para mawala yung pagkabigat ng pasanin mo, magudo ka na lang. Pero mas magaan ito. Tingnan nyo. Alam mong nakawudo ka. Pero na-break ka na, ngunit nakalimutan mo. Duda ka. Mananatili ang katiyakan. Meaning, nakawudo ka pa rin. Ito mo? Nakawudo ka pa rin. Dahil, yun ang alam mo eh. Yun ang certainty mo. Nakawudo ka. Pero na-break ka, pero hindi mo na alam kung na-break ka. May dumarating sa atin yan. Diba? Hindi mo alam kung na-break ka o hindi. Pero ang totoo, na-break ka na. Pero dahil duda ka, hindi yata, o na-break ako, babalik ka sa certainty. Anong babalikan mong katiyakan? Yung nakawudo ka. That's why kahit magsala ka ngayon na alam na, na hindi mo alam kung na-break ka na dahil duda ka, babalik ka sa certainty, yung nakawudo ka, tatanggapin ang iyong sala kahit wala kang wudo. Okay, tamo? Ba't hindi mo na kailangan eh, magwudo na lang ako para sa ganun, hindi na ako magdaw. Hindi! Ito ang knowledge. Hindi mo na kailangan magwudo. Kahit na-break ka, dahil duda ka, nakalimutan mo, balikan mo yung tiyak mo, anong tiyak mo, alam mong nakawudo ka, magsala ka. Tanggap ang iyong sala. Ngayon, kung habang nagsasala ka, naalala mo nang na-break ka, titigil ka. Bakit? Certainty mo na yan eh. Wala nang doubt yun. Meaning, habang nagsasala ka, okay, alam mo, nakawudo ka. Certainty mo yan. Iwanan mo na yung doubt. Sapagkat ang doubt, hindi pwedeng manalo o manay sa katiyakan na alam mong nakawudo ka. Habang nagsasala ka, naalala mong na-break ka pala. So ngayon, certainty na ito, hindi na doubt ito, titigil ka na ngayon. Magsasagawa ka ng wudu. Pero kung ito'y naalala mo after sala, ang iyong sala ay tanggap. Bakit? Sapagkat alam mo habang nagsasala ka ay nakawudo ka. That's why pagtaslim mo at naalala mo, ay, na-break na pala ako. Counted na ang iyong sala. Dahil tapos na ang sala. Habang nagsasala ka, alam mong nakawudo ka. That's why ang iyong sala ngayon ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rules is rules. Hindi pwedeng i-apply na, ay, na-break na pala ako, nakapagtaslim. Rules is rules. Habang nagsasala ka, ang tiyak mo ay nakawudo ka, accepted ang iyong sala. Hindi mo kailangan ulitin ang iyong sala. But kung naalala mo ito, habang nagsasala ka, this is a certainty, tiyak ka na, na na-break ka, titigil ka at magsasagawa ng wudu. Okay. Another example, alam mo na ikaw ay na-break. Break ka na, wudu mo. Nakawudu ka, then na-break ka na. Alam mo yun, certainty mo na yun. Tiyak ka doon. But nung magsala, hindi mo alam kung nagwudu ka na o hindi. This is a doubt. Okay? So ang doubt ay huwag mong susundin. Ano ang doubt dito? Hindi mo alam kung nagwudu ka o hindi. Ano yung certainty mo? Yung na-break ka. Tiyak ka doon, break ka. Pero pagdating sa nagwudu ka na, hindi ka tiyak. Duda ka kung nakapagwudu ka na o hindi. Kahit ang totoo ay nakapagwudu ka, hindi tatanggapin ang iyong sala kapag hindi ka nagwudu ulit. Bakit? Dahil alam mo hindi ka nakawudu, yan ang certainty mo, duda ka doon sa nakawudu ka o hindi, di mo alam, masusunod yung hindi ka nakawudu. Bagamat ang totoo, nakapagwudu ka na. Kapag pinilit mong nagsala, na duda ka kung nakapagwudu o hindi, bagamat ang tiyak mo ay break ka at nagsala ka, your sala is not accepted because your niya ay alam mong hindi ka nakawudu. Innamalubin niya ang mga gawa'y nakabaso sa intention, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okay, kita nyo, ang ganda. Ang ganda ng pinag-aaralan natin. Ha? So, babalikan natin ngayon yung hindi tayo nakawudu. Bagamat nagwudu ka na, ang gagawin mo ngayon, magwudu ka ulit.
Dahil kapag unang-una, ang dahilan kung bakit hindi ito pinapayagan, ang lost best. Dahil kapag nagsala ka na, alam mong hindi ka tiyak na nagudo. Mas certainty break ka at nagsala ka ng walang udo. Habang nagsasala ka, hindi mo tanggap na ikaw ay nakaudo. Doon na kayo. Habang nagsasala ka, magulo ang isip mo, magulo ang kusyo mo, at hindi ka satisfied, at nagugulang ka, at hindi mo tanggap na ikaw ay nakawudo, gulong-gulo ka. That's why hindi yan pinapahintulot dahil mawawasak ang iyong sala. Dahil sa pagduduna. So ilalagay ito sa katiyakan. Anong tiyak mo? Break ka. Kahit nagudo ka na, duda ka, hindi mo alam kung nagudo, hindi, break ang babalikan mo because of certainty. Hindi pwedeng manaig ang duda. At i-a-apply ang batas na iyon ni Allah subhanahu wa ta'ala ala los best. Kung anong tiyak, yun ang ma-a-apply, hindi yung duda. Kahit nakamudo ka na, duda ka, hindi mo alam. Iwanan mo ang duda, break ang babalikan mo yung tiyak at magsagawa ka ulit ng wudu. Kung ikaw ay nakaalala habang nagsasala, nagwudu na pala kanina, wala namang problema yun. Anong masama doon? Kung nakawudu ka na kanina at nagwudu ka ulit, meron bang masama doon? Wala. That's why, babalikan mo yung tiyak na walang pagdududa, mawalang alinlangan, break ka. Hindi mo susundin yung doubt ka, nakawudo na kaya ako, hindi. Duda ka, nakalimutan mo eh. Babalikan mo yung certainty, ang certainty mo ay break ka, magsagawa ka ulit ng wudu. Alhamdulillah. That is the certainty, okay? So kapag nagsala kang ganito, ha, kahit nakawudo ka, sabihin natin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, hindi yung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rules is rules. Okay. Alhamdulillah. Another example. Ikaw ay naging junub. Pare-pareho lang to. Apply ito. Nagbibigay lang sample pero isa lang to. Nakipagtalik ka sa iyong sawa, nagkaroon ka ng wet dream o kaya sa lamig ng panahon o sakit, lumabas ang similya, kailangan mo ng gusol. Now, naggusol ka na. Pero nakalimutan mo. Hindi mo natiyak, natuyuan ka na, nakalimutan. Nagkusunod na ba ako? Alam mo, junub ka, that is the certainty. Alam mo kung junub ka, walang duda doon. Pero ngayong duda ka, nagkusunod na kaya ako, hindi. Hindi mo pwede sundin ang duda. Hindi mo pwede sundin ito, nakalimutan mo, hindi ka, doubt ka. Susundin mo yung certainty. Ano ang katiyakan mo? Na junub ka. That's why susundin mo yun. Kahit na nagusol ka na, nagusol ka na, ngunit hindi mo alam, nakalimutan mo, duda ka, hindi pwedeng i-apply ang duda. Sapagkat ang duda, hindi pwedeng manaig sa katiyakan o pawalang bisa ang katiyakan. Kaya kahit nakagusol ka, dahil duda ka, hindi pwedeng i-apply ang duda para pawalang bisa ang certainty. Apply din sa taya mo, parehas lamang yan. Okay? Alhamdulillah. Ang ganang pag-aaral, di ba? Punta ako mamaya sa raka. Madalas yan yung raka. Takot, nakatatlo na kaya ako, nakaapat. Yan, madalas yan. Ha? Kapag hindi ka nag-aaral dyan, may sudyudzaw yan, yari ka dyan. Okay. Dako muna ako sa najis. Alam mong may najis ka, certainty. Bigyan ka ng najis ng anak mo. Okay? Najis, ihi. Like for example, ng babaeng sanggol. Alam mo meron ka, certainty ito. But naalala mo ngayon maya-maya o nung magsala ka kung nalinis mo na ba ang najis o hindi. Duda ka. Bagamat nalinis mo na ang najis, pero dahil hindi ka tiyak, hindi pwedeng manaig ang duda doon sa tiyak. Anong tiyak mo? Para mawalan ka ng duda, mawalan ka ng gulo, babalikan mo yung tiyak at ang tiyak may najis ka. So meaning kahit naugasan mo na ito dahil hindi ka tiyak, babalik ka at consider na mayroon kang najis. Kailangan mo itong linisin. Pag itinuloy mo yon, nagsala ka, you are considered na may najis kahit nalinis na yon. Bakit? Dahil alam mo, hindi mo alam kung nalinis mo, hindi, mananaig yung katiyakan at yun ang masusunod. Yung mayroong ka pa rin, najis. Kahit ang totoo, wala na. Apply yun. O kaya naman, sabihin natin, na kung saan alam mo na wala kang najis, balitarin ko, pero ang totoo ay nalagyan ka ng najis. Alam mo wala, pero ang totoo nagka-najis ka.
Ha? Nakakatulong ito eh. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, example, wala kang najis, alam mo. And then yung anak mo, parang bang nag-ihi siya, parang bang nabigyan ka lang najis, duda ka lang. Pero may nakita kang tubig doon, parang tubig doon sa sahig eh. Iniisip naman, wala naman siyang awak na baso, wala naman siyang awak na ganito. Duda ka lang. Then nahawakan mo yan, parang ihi yata nahawakan kong yan. Parang lang, duda lang. Pero ang totoo, ihi yung nahawakan mo. Pero dahil duda ka sa nahawakan mo kung ihi o hindi, mananahigang wala kang najis. Ano? Yung duda, hindi pwedeng manahig. Pero kung duda ka, hindi mo naman gagawin mo. Sige, sagutin niyo ako. Anong gagawin niyo? Hindi ba ang gagawin niyo para mawala ang kahirapan niyo? Hindi, magugas na lang ako para mawala yung kahirapan. Di ba? Para mawala yung doubt mo, magugas na lang ako. Oh, hindi mo nasusunod ngayon ang Sharia o sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Every time na may doubt ka, gagawin mo yung wala kang doubt. Nakawuto na kaya ako kanina? Ha? Parang hindi pa? Pero nagwuto ka na? Ay, magwuto na lang ako ulit. Oh, diba? Nabreak kaya ako kanina? Parang nabreak ako, parang hindi pa. Pero hindi ka naman nabreak. Magwuto na lang. Palagi na lang ganun ang gagawin mo. Palagi na lang ganun. Eh kung paano matsyempo malamig ang panahon? Malamig ang tubig. Sige nga. Kaya mo pa bang magwuto muli? Ngayon, daking malamig na malamig ang tubig dahil ugali mo, naburain mo ang duda kahit na ikaw ay hindi pa break, parang na-break ka, na-break nata ako. Pero ang totoo, hindi. Dahil ito yung kaugalian mo para mawala ang duda mo, magudo ka ulit. Ngayon, ayaw mo magudo, pero mapipilitag kang magudo. Dahil ugali mo yun eh. Hirap ka ngayon sa sitwasyon mo. Dahil napakalamig ng tubig. So, inilagay mo ngayon sa kahirapan ng iyong sarili. Pero kung tinanggap mo ang original mo, ay nakawuto ka, pagkatapos nakalimutan mo kung nabreak ka o hindi, nasabihin mo, duda ako, nabreak ba ka hindi? Ano bang origin ko? Nakawuto. Babalikan ko yung nakawuto ako, hindi ako nakabreak. Ganun lang kadali, di ba? Iyon ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung alam mong wala kang najis, at nagduda ka na parang may nagkaroon ka ng najis, ngunit hindi ka sure, kahit najis yun, huwag mong bigyan halata. Iwanan mo yon. Ang dudang yon, balikan mo yung certainty, wala kang najis. Hindi mo na kailangan saliksikin yon. Kaya sa palawan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroong wuduan, tubig, doon sa isang gutter, okay? Sabi ng mga sahaba, wala bang umiinom ng mga mababangis na hayop sa tubig na ito? Huwag mo silang sagutin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Pag kailangan mo saliksikin yun, kung may umiinom, wala ka namang alam doon. Duda ka doon, balikan mo yung original tubig, malinis yun. Hindi mo na kailangan saliksikin pa yun. Magpapahirap lang sa yun. Kita nyo? Even na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag mo na silang sagutin, sabi niya. Magudo lang kayo yan. Pag kailangan pa bang alamin yun, duda lang yun, huwag nyo sundin yung duda. So, ang bawat duda ay hindi ina-apply sa Sharia, kundi yung certainty, yung tubig na yun, malinis, kahit dinilat pa ng mga ilang mababangis na hayop na haram na may pangin, hindi mo alam yan, duda ka, ipangudo mo yan. Okay, ganun yan. Okay? Alhamdulillah, kaya kung alam mo na wala kang najis, at iniisip mo na nagka-najis ka, ngunit duda ka, kahit najis yun, iwanan mo yun, pabayaan mo yun, balikan mo ang certainty, yung certainty mo, wala kang najis, mas safety ka doon, dahil wala kang duda sa bagay na iyon. Dako tayo sa pinakamarumi. Example, nadilaan ng aso ang plato mo. Yan. Alam natin pinakamarumi ang aso. Napag-aralan na natin yan. At ito ay hugasan 7 times. Kung ang sisidlan ay nadilaan ng aso, na, alam mo nang nahugasan mo na 7 times. Sunna. Na alam mo, certainty mo na yon. Pero maya-maya nakalimutan mo kung nahugasan mo, nung kakain ka na naku, nadilaan ito eh. Ha? Nadilaan ito. Nahugasan ko na kaya ito o hindi? Okay? Nahugasan ko na kaya ito o hindi? Anong babalikan mong usol? Yung alam mong nahugasan mo na. Nahugasan mo na, yun ang certainty mo, nahugasan ko na yung platong ito, maya-maya nakalimutan mo, nahugasan ko na kaya ito hindi. Pero alam ko nahugasan ko na, certainty, babalikan mo yun, kahit hindi mo nahugasan. Dahil alam mong nahugasan mo na siya, certainty mo yun, yun ang babalikan mo yung nahugasan. Pero totoo, hindi mo siya nahugasan. Pero alam mo, certainty mo, nahugasan mo na yan. Pwede mo rin baliktarin na alam mong hindi mo pa nahugasan. Pero ang totoo, nahugasan mo na. Ngayon, alam mo,
ang certainty mo, hindi mo pa naugasan. Okay, that is the certainty. Pero ang totoo, naugasan mo na siya. But ang certainty mo, hindi mo naugasan. I-apply yung certainty na hindi mo pa naugasan, kailangan mong hugasan ulit. Bagamat ang totoo, nahugasan mo ngayon. Bakit? Dahil hindi pwedeng sundin yung duda doon sa katiyakan. Batas ito, hindi pwedeng ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang pagdududa na manaig sa katiyakan sapagkat maraming impact o kaguluhan mangyayari sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malalagay siya sa kahirapan, masasalay sa kahirapan ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabibigatan sila sa ibada, maghihirapan sila, magiging salungat sa original na reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why hindi kailanman pwedeng manaig ang duda. Kahit na sa tingin mo, ma-shift itong hugasan ko, alam kong hindi ko pa nahugasan ng plato ng aso, kailangan hugasan mo. Yes, alam mo, certainty, hindi nahugasan, pero nahugasan na. Kailangan mong hugasan. Pero sa kabila, alam mo nahugasan mo, pero hindi pa. Ang totoo, hindi mo nahugasan. Pero alam mo nahugasan, that is the certainty. Susundin mo yung nahugasan mo, pero ang totoo, hindi mo nahugasan. Sa tingin mo, parang mali. But the rules is the rules. Dahil gustong pag-aanin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sitwasyon mo, hindi kanya gustong mahirapan, hindi kanya gustong maguluan, hindi kanya gustong malito. Certainty is certainty. Hindi pwedeng patayin ng duda. Kung ano, tiyak mo, sundin mo. Tiyak mo na hugasan mo na yung plato, pero totoo hindi, tinilag pa naman ng aso. Hindi mo na kailangan sabihin, napakarami ng aso to. Alam ko na hugasan ko ito para siti, hugasan ko ulit. Hindi na kailangan, dahil alam mo na hugasan mo na yan. Kahit ang totoo, hindi mo na hugasan, huwag mo na hugasan. Dahil duda ka lang naman doon sa isang bagay. Ang tuto, ang tuto, ang tiyak sa iyo yung nahugasan mo na siya. Okay? Alhamdulillah. So, alimbawa naman ngayon, bilang naman tayo. Apply yun sa lahat ng mga walang bilang. Pare-pareho lang yun. Kung ano certainty, yun ang mananaig. At ang duda, kailanman hindi pwedeng manaig. Tandaan yan. Bilang. Alam natin ang plato, kapag lilinisan natin ang dinilian ng aso, 7 times. At kailangan sakli 7 times. Ngunit nung laugasan natin, nagkaroon tayo ng duda, 7 na ba o 6? Yan, parang sala lang yan, kaya papunta na ako dito. Nung laugasan mo siya, hindi mo alam, naka-6 na ba ako, naka-7? Asaan ang katiyakan sa ganitong sitwasyon? Pipiliin mo ba yung 7 o yung 6? Yung mataas o mababa? Kapag pinili mo ang mataas, hindi ka mawawalan ng duda. Hindi ka mawawalan ng duda. Kapag pinili mo mababa, hindi ka magkakaroon ng duda. Bakit? Paano? Dahil kapag pinili mo ang mababa, kahit na nakapito ko na, hindi mo alam eh, hindi ka sure eh. Pipiliin mo yung 6 lang. That is the certainty. Bakit? Dahil kung pipiliin mo yung 6, wala kang duda. Bakit? Dahil maaaring mag-7 ito. Siyempre, dadagdagan mo, 6 ang pinili mo, bagamat totoo, 7 na, pipiliin mo yung 6 at huugasan mo pa ng isa, magiging 7. So, meaning naging 8. Pero hindi nagkulang. Lumampas nga lang. Certainty yun, dahil hindi nagkulang. Pero kung pinili ko ang 7, yung pala 6 pa lang. Eh, di kulang ako. Mas may defect yung pinili ko yung mataas. That's why sa mga bilang, pipiliin nyo palagi yung maliit hanggat wala kayong certainty. Alimbawa sa raka ng sala. Duhur. 4 raka. Pagdating mo ng 4 raka, nalito ka. Madalas yan, kahit naimang ka ako, napakadalas mangyari sa akin to eh. Ha? Ilang raka na ba ako? 4, 3. Yan na. Hindi mo na alam kung naka-4 ka ng raka o 3, nakatayo ka. Pangilan na kaya to? 4 na ba to? 3? Pero ang totoo, 4 ka na. Ba't nakalimutan mo? Duda ka. Hindi pwedeng sundin ang duda. Kailangan hanapin mo yung katiyakan. Nasaan ang katiyakan? Susundin mo ba yung mataas, yung 4 o 3? Baga ba't ang totoo, naka-4 pa, duda ka na. Hindi mo alam. Susundin mo yung mababa. Bakit? Dahil ang mababa ay bibigyan kanya ng certainty. Dahil kung ito ay 4 at gintinuring mong 3, nagawa ka pa ng isa, naging 5. At least walang kulang. Lumampas nga lang. Pero dahil ito ay tiyak mo, ipahihintulot sa'yo yan. Pardonable ka kahit sumobra. Pero kung pinili mo yung 4, magkakaroon ka ng duda, kalituhan,
kaguluhan, hindi ka satisfied. Bakit? Dahil kapag pinili mo ang apat, sasabihin mo, baka naman tatlo lang. Pag pinix ko ng apat to, kulang, yari ako. Diba? Kano kung tatlo nga lang, pinili mo yung apat. Kaya magkakaroon ka ng duda sa iyong ginagawa. Kung pipiliin kong apat, sasabihin mo, baka naman kulang. Kung pipiliin kong tatlo, gagawa ako, okay lang. At kung hindi naman, lalampas, walang problema, pardonable ako. Pero paano kung apat, baka kulang ito, tatlo lang. So, pipiliin mo yung mababa. Yun ang certainty, wala kang duda, babalik ka sa mababa, gagawa ka pa ng raka, ang totoo, nakaapat ka na pala, walang problemang naging lima. Ang mahalaga, hindi kulang, pardonable ka. Pero kapag pinili mo ang apat, may duda ka, down ka, baka kulang, yari ka. Dahil may duda ka eh. Sinunod mo yung may duda at tatlo, hindi tanggap ang sala mo. Dahil sinunod mo ang hindi dapat sundin, yung duda ka. Kayong pala tatlo lang, hindi apat. Maliban lang kung certainty kayo, sundin yung apat. Ba't kailangan nyo ng sundin sa ho? Tanyo? Ang doubt ay mayroong sundin sa ho. Hindi yung nakatatlo na yata ako, o apat, okay, sundin ko na lang tatlo para walang doubt. Then pagkatapos gumawa ka ng isa, okay, para maging apat, kahit actually, naging lima na, naging apat, pagkatapos sa naman, nagmortal sa hindi correct ang sala mo. Dahil ang doubt ay mayroong sudyod sa ho. Ano sudyod sa ho? Yung pagpapatira pa sa ating pagkakamali, lalo na kung tayo may duda para makahingi ng tawad sa ginawa nating pagkakamali kay Allah, subhanahu wa ta'ala. Okay? So in this situation, kapag pinili nyo ang apat, certainty kayo, malakas ang ano nyo, dumating na sabi nyo, oh, apat ito, tiyak ako, apat. Okay, so kung yun ang tiyak mo, alhamdulillah, no problem. Kahit na nagkulang, because that is your certainty, napakalakas na certainty mo, apat, pardonable ka. Wala kang duda eh, tiyak ka eh. Apply yung wala kang duda. Apply yung tiyak, hindi yung duda ka. Apply yung walang duda. That's why kahit na tatlo yan, dahil because satisfy ako, tat-apat na raka na, yun ang masusunod. Magkakaroon ka ng sudyud sao. Anong sudyud sao nito? Opposite ito sa mga nakaraang tinuro ko sa inyo. Pagdating sa bilang, ang sudyud sao, kapag pinili nyo ang mataas, ito ay magtaslim muna kayo. At pagkatapos magjudyud sao, dalawang sudyud, yung sinasabi rin natin sa pagsudyud, yung sasabi sa pagupo, ganun din. Pagkatapos magtaslim kayo ulit. Yun ang sudyud sao kapag pinili nyo ang mataas. Okay? So ang tawag dito, ang rulings dito, sa pagpili nyo ng mataas, na raka, apat, wala kang duda, tiyak ako. Ito ay pagpapalagay. Kaya mayroong kasundyod sao because palagay mo yun. That's why magkakaroon ka ng sudyod sao, taslim, sudyod sao, sudyod, and then taslim. Tataslim, salamat alaykum pula, Allahu Akbar, sudyod. Then Allahu Akbar, upo, rabik pir, then Allahu Akbar, sudyod. And then putar, Allahu Akbar, taslim, salamat alaykum pula. That's the sudyod sao. Kapag ang pinili nyo ang mababa, tatlong raka, that is your certainty, hindi mo matanggap yung apat, baka magkulang ka. So binalikan mo yung mababa, kasi pag mababa, tiyak ang certainty. Okay, pag may duda ka sa mataas, balik ka sa mababa, wala ka ng duda. Lumampas man to o hindi magkukulang, pwede lumampas, pero hindi magkukulang. Wala kang duda. In this situation, kapag pinili mo ang mababa, ikaw ay magkakaroon ng sudyud sao. At ang sudyud sao nito ay sudyud sao muna before taslim. Meaning, huwag kang magtataslim. Hindi katulad ng kanina, taslim muna, then make sudyud sao. Yung sudyud, upo, sudyud, then taslim. Dito, ang gagawin mo sudyud sao kapag pinili mo mababa, sujud sa sujud muna, upo, lakbar, then sujud, then salamat alaykum wa rahmatullah. Yung katulad ng ginagawa natin sa normal na sana. So mayroong siyang sujud sa kapag bilang, normally sinusunod para tiyak ang mababa. Even na in tawaf in Kaaba, hindi mo alam kung nakapito ka o nakaanim, pipiliin mo yung mababa. Sapagkat yun ang magbibigay sa'yo ng certainty. Pwedeng lumampas, pwedeng sumakto. Pag pinili kong pito, pwedeng magkulang. That's why pipiliin mo mababa, pero walang sudyud sao. Why? Kasi ang mga iba, sabi nila, ang tawa is equivalent sala. Kung ang sala, ang tawa ay equivalent sala, like atayatul masjid, greeting, paano bakit walang sudyud sao ito? That's why the majority scholar, tawa is not like sala. That's why kapag ito ay nagkaroon ng pagkadal o duda, walang sujud sao.
Kita nyo? Dahil kung magkatulad yan, magkakaroon sila ng sujud sa ang pagtawag at ang pagsala. Divorce. Okay. General ito, lahat ng mga mapag-aaralan nyo may duda, huwag nyo sundin ang duda. Sundin nyo ang daw. Ito bilang. Ang bilang palaging mababang po ninyo. Wala kayong daw. Ang mataas magkakaroon kayong duda, except lang kung tiyak na tiyak kayo. Divorce. Hindi mo alam kung nakadalawa ka o tatlo. Pero ang totoo, nakatatlong divorce ka na. At haram na sa iyo ang asawa mo, ang totoo. Pero hindi mo alam kung nakadalawa ka o tatlo. Sasabihin mo, certainty, pabayaan ko na yung tatlo. Baka kasi, bawal na sa akin to eh. Haram na ito. Hindi. Hindi pa rin magbibigay sa iyo ng satisfaction dahil patuloy kang mag-aisip na, hindi, parang dalawa pa lang eh. Diba? Duda ka pa rin. Hindi pa rin pwedeng i-apply yun. Piliin mo yung dalawa. Kahit nakatatlo ka na, dalawa pa lang ang piliin mo dahil yun ay magbibigay sa iyo ng certainty. Dalawa. Ruling is rulings. Kahit natatlo na because sumusunod ka sa rulings ng Islam, you are pardonable. Basta sundin mo yung tiyak. But you are certainty na nakatatlo ka, sundin mo yung tatlo. Ganun yan eh. Kung ano ang certainty mo, yun ang i-apply mo. Kung anong duda mo, iwanan mo ang duda mo. Hindi mo pwedeng i-apply ang iyong pagdududa, kundi ang i-apply yung mayroon kang katiyakan. Divorce. Nagbigay kang kondisyon. Sa divorce, kapag nagbigay kang kondisyon sa asawa mo, ginawa niya automatic divorce niya. Ha? Maganda rin pag-aralan ng divorce. Like for example, siguro sobrang galit ng lalaki. Kapag dumaan ka sa pintuan sa likod ng bahay, you are divorced. Hanggat hindi siya dumadaan doon, sa harap siya dumadaan, he's not divorced. Pero kung binigyan mo siyang palugit isang buwan, isang linggo, pagkatapos ng isang linggo, lumabas siya, walang divorce. Because binigyan mo lang siya ng isang linggo. Pag lumabas siya doon ng isang loob ng isang linggo, that's an equivalent divorce. Merong kondisyon nga lang. But, divorce yan kapag ginawa niya ang kondisyon. Okay? Pero kung isang linggo binigay mo at tapos na isang linggo at doon siya lumabas, wala nang divorce. Ngayon ang tanong, hindi mo alam kung nakapagbigay ka ng kondisyon o hindi. Nang sabi mo sa asawa pag lumabas ka, hindi mo na alam. Nakalimutan na, parang nagbigay ako ng kondisyon ha, na pag lumabas siya rito, divorce siya. Hindi mo alam, doubt ka. Hindi na pwedeng i-apply yan. Saan ka bumabalik? What is the certainty? Yung hindi mo siya binigyan kondisyon. Mawawalan kang doubt doon, hindi ka sa binigyan kondisyon, okay? Duda lang ako doon. Huwag mo sundin ang duda, sundin mo yung hindi ka nagbigay ng kondisyon, lumabas man siya doon, hindi counted ang iyong divorce because hindi mo alam. Nakalimutan mo na, duda ka na. Babalik ka sa usual origin na certainty mo, yung wala kang binigyang kondisyon, walang divorce na magaganap. Ha? Ngayon, wala nang doubt. Yari na si Shaitan sa atin ngayon. Bakit? Kapag meron kang doubt, yayariin ka ni Shaitan. Paghihirapan ka ni Shaitan. Pero pag marunong ka sa batas, alam mo na ang doubt pala ay hindi ina-apply. Maliban sa certainty, yari na si Shaitan. Diba? Nautot ka. Ang doubt lang ako. Yari siya. Hindi na siya pwedeng bumulong. Di, nautot ka. Magwudo ka. Lamig lang panahon. Ayaw ko magwudo. Malamig eh. Tubig, malamig. Kailangan pa magiging tubig. Duda lang ako. Hindi kita susundin. Wala akong pakialam sa'yo. Certainty ko, hindi totoong nautot ako. Wala pakialam doon. Bulong mo lang yan. Udyok mo lang. Susundin ko. Nakawudo ako. Kahit na bumulong siya ng bumulong, nakabreak ka na, break ka na, break ka na, magbuto ka na. Oh, di ba? Alimbawa, nagsala na ako. Sasabihin niya, nakatulog ako pagising mo, hindi ka pa nagsala. Magsala ka na, oras na. Ande, alam ko, nagsala na ako, certainty ko yun. Alam ko, ngayon duda lang ako na hindi nagsala, nagsala, bubulungan mo ko, nagsala na ako. Pero totoo, hindi ka pa nagsala. Pero because of your certainty, nagsala ka na, apply yun. Tingnan mo, apply yun. But kung naalala mo ngayon na hindi ka pa nagsala, gawin mo yan kahit nakalipas ang isang araw, isang linggo, isang buwan, kailangan mong gawin yung sala niyan. Pero until na hindi mo naiisip yun, kung ano certainty mo, nagsala ka na, bagamat ang doon, hindi ka nagsala, i-a-apply yung nagsala ka na. Ganong kaluwag ang pananampalataya Islam, ganong kagaan ang pananampalataya Islam. Kung ano ang tiyak mo, hindi pwedeng sirain ng duda mo. Hanggat ang duda ay hindi lumiwanag at nagkaroon ng katiyakan. Kapag ang duda mo ay nalumiwanag na at nagkaroon na ng katiyakan, i-a-apply na yan. Ano ibig sabihin nagkaroon ng liwanag? Halimbawa, nagsasala ako. Alam ko, nakawudo ako. Pero totoo, nabreak na ako. Eh, duda lang ako doon. Nagsala ako. Alam ko, nakawudo ako. But naalala mo, yung duda mo naging tiyak. Oh, yung duda mo, nabreak pala ako. Meaning, wala ka na nga yung duda. Yung dati mong duda kanina, nagkaroon ng linaw, lumiwanag na, naging tiyak na, na ikaw pala ay break. Titigil ka sa sala.
maliban lang doon, doon mo mapapawalang bisa, yung inaakala mong tiyak ay mali pala. Masusunod na yung duda na nagkaroon ng kaliwanagan. Pero hanggat hindi nagiging liwanag ang duda, nagbibigay liwanag, apply ang yung certainty sa iyong sarili. Yari na dito si Satan. Can you imagine, hindi ka man nagsala? Ha? Hindi ka man nagsala, sabi mo, nagsala na ako. Sabi ni Satan, hindi pa, pero talaga pinahirapan ka ni Satan eh. Hindi pa, pero hindi ka pa talaga nagsala, sabi ni Satan. Hindi pa, hindi, nagsala na ako, certainty ko ito, nagsala na ako. Hindi pa, sabi ni Satan. Ha? Parang pinasasala ka ni Satan eh, no? Pero hindi, ang totoo, pinahihirapan ka lang niya, ginugulo ka lang niya. Because of certainty na nagsala ka na, walang problema. Alhamdulillah, yun ang masusunod, hindi yung dudang, makapagsala na ba ako? Hindi. Pero alam ko nagsala na ako, tiyak ako. Yan, masusunod yan. You are pardonable kahit hindi ka nagsala, ganun. Katanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong certainty, tatanggapin niyo ng subhanahu wa ta'ala. You are pardonable dahil yun ay rules is rules. Kahit hindi ka nagsala, alam niyo ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi ka nagsala. Ba't ikaw hindi, ang alam mo nagsala ka na, tatanggapin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala lumalagay sa kahirapan na hindi ka pa nagsala. But in time na, at that time nalaman mo ito na hindi ka nagsala kahit sa buwan. Kahit sa dalawang buwan, tatlong buwan na alala mo, certainty na, nawala na yung duda, hindi ka pala lang nagsala. Sa araw na yun, gagawin mo agad-agad ang salang yun. Okay, kahit na lima pa yun, sampu pa yun, gagawin mo kailangan ang lahat ng salang yun. Okay? Alhamdulillah. Apply lahat ito, ha? Okay. Now, hindi mo alam, ang totoo, ito ay totoo. Dinibors mo siya. Pero hindi mo certainty yon. Ang iyong certainty, hindi mo siya dinivorce. Ha? Hindi mo siya dinivorce. That is the certainty. Ngayon, bagamat na divorce mo siya, ang babae, hindi magiging counted yun. Bakit? Dahil ang certainty mo, hindi mo siya dinivorce. Duda ka lang, parang dinivorce ko siya. Pero parang hindi naman. Hindi masusunod yon. Pero ang totoo, dinivorce mo siya. Hindi apply sa iyo ang divorce. Walang counted sa divorce. Masusunod kung ano ang certainty mo, ang alam mo, hindi mo siya dinivorce. That's it. Hindi mo pwede sundan yung duda. Kahit na divorce mo na siya, dahil duda ka, walang katiyakan, you are pardonable. Hindi pwede kasing i-apply ang duda, hindi pwede sumira sa certainty, rules is rules. Kahit na ang totoo na divorce mo, dapat na mabilang ito, hindi ika-counted ng sumantala. Bakit? Because you follow the rules of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the rules. Kung bakit siya pinahintulot ng sumantala, para lamang maging magaan ang sitwasyon ng isang Muslim, malayo siya sa duda, sapagkat ang duda ay sinasamantala lang mga kampon ni Iblis para wasakin ang isang Muslim. That's why kung wala kang duda, alam mo ang gagawin mo, walang pagkakataon ang mga kampon ni Iblis para pahirapan ang isang Muslim, pasakitan ang isang Muslim, at gawin na hindi mapakali, hindi mapakontento. Yan ay kagustuhan gawain ng mga jin tulad ng panaginip. Kapag ikaw ay nanaginip, may maganda, may pangit, pagkagising mo, sama ng panaginip, ganun ang gusto ng mga jin. Bigyan ka ng kalituan, kaguluhan, mga sitwasyong hindi ka panatag. Yan ang mga trabaho ng mga jin. Nanggugulo, nambubusit. Pero kapag marunong ka na, rules is rules. Duda ka? Huwag mo sundin. Certainty? Sundin mo kahit baligtad ang nangyari ang totoo, sundin mo what's the certainty. Huwag yung duda. Ha? Biro mo, dinivorce mo ng asawa mo. Pero ang certainty mo, hindi mo siya dinivorce. Wala kang alam na dinivorce mo siya. Nakalimutan mo na. Pero alam mo, parang dinivorce mo siya. Parang hindi naman. You are doubt. Pero ang totoo, dinivorce mo siya. But your certainty, hindi, hindi siya dinivorce. Balikan mo certainty mo, yung hindi mo siya dinivorce. Ah, di ba? Ano pa isa? Ano pa isa saksak ng mga kampo ni Iblis? Wala na silang saksak. Because certainty is certainty. Doubt is doubt. Ah, di ba? Wala na silang ipoporma. Kahit na-divorce mo na siya, sabihin, na-divorce mo na siya. Yes, yun ang sakala mo, na-divorce ko siya, duda ako. Ang sharia namin, kahit na-divorce ko siya, kung duda ako, doubt ako, hindi ko alam, hindi pwedeng tanggapin. Yung alam ko, hindi ko siya na-divorce. Tigil ka na, Iblis. Di ba? Wala kang pag-asa sa akin na lituhin mo ako, pahirapan mo ako, guluhin mo ako. That's it. That's why pinapahintulot siya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapangalagaan tayo na hindi mahirapan, malagay sa mahirap, ligalig, pangamba, lalo na ang mga panggugulo ng mga jin para hindi na sila makaporma sa atin. Ha? Yan ay
utang na loob na naman natin kay Allah Subhantala, one of the blessing ng Allah Subhantala, pinangalagaan niya tayo mula sa mga jinn para hindi magulo. Certainty, certainty, doubt is doubt, iwanan niyo ang doubt. Alhamdulillah. So ito rin ay apply sa lahat ng mga ruling batas sa pananampalataya Islam, mga obligation like a zakat, like a hajj, like a fasting, apply lahat ito. Kahit na kayo na lamang ang gumawa ng mga sample nyo, makakagawa na kayo ng sample ninyo. Ala, bigyan pa tayo ng isa. Like for example, duda ka. Duda ka kung nagsala ka ng duhur. Hindi ka tiyak. Duda ka. Halimbawa, nagsala na ako ng duhur. Then nakatulog ako. Then pagkagising ko, nakasala na kaya ako ng duhur? Wala naman makapagsabi sa'yo na nagsala ka ng duhur para magkaroon ka ng certainty. Tandaan niyo, pag mayroong nagsabi sa inyo at mapagkakatiwalaan, magbibigay ng certainty sa inyo. Pero kung wala, anong gagawin niyo? Ako, nakapag-duhur na kaya ako? Malapit na yung asaran. So dahil doubt ka, hindi mo pwede sundin yung nakapag-duhur ka. Wag. Pero ang totoo, nakapag-duhur ka na. Pero nagkaroon ka ng duda kung nakapag-duhur ka o hindi, hindi ka pa nakapag-duhur. Susundin mo ngayon yung hindi ka pa nag-duhur because that is the certainty. Duda ka lang siya nakapag-duhur ka eh. Nakapag-duhur na kaya ako. Duda ka, hindi mo pwede sundin yun. Susundin mo yung certainty, hindi ka pa nakapag-duhur. Pero ang totoo, nag-duhur ka na. Doubt ka na nag-duhur ka na, hindi pwede apply. Bagamat nag-duhur ka na, kailangan mo magsanag-duhur. That is the certainty. Mawawalan ka ng duda. Okay? So that's it. Paano kung nagkaroon ako ng utang sa tao? Hindi ko alam kung nabayaran ko na siya. So pwede mong tanungin ang tao para magkaroon ka certainty na sinabi, sabihin ko sa'yo, brother, nakapagbayad na ba ang utang? Kapag sinabi niyang hindi, yun ay certainty, hindi. Baga matang totoo, nagbayad ka ng utang sa kanya, nagsinungaling lang siya. I-a-apply sa'yo yung hindi ka pa rin nagbayad ng utang because your certainty, duda ka lang kung nabayaran mo hindi. Nabayaran ko na ba siya hindi? Duda ka. Hindi pwedeng i-apply yung kahit nabayaran mo siya na duda ka, hindi pwedeng i-apply. Ang certainty ron, dahil duda ka, certainty yung hindi ka pa nagbayad. Ngayon, tinanong mo siya, bagamat ang totoo nagbayad ka na, nagsinungaling siya, sabi niya hindi, apply yun. Dahil ang totoo, duda ka rin na nabayaran mo siya o hindi, masusunod yung certainty na hindi ka pa nagbayad. Even na sakat, apply yan. Nakabayad ka na ng sakat, ngunit nagduda ka kung nakabayad o hindi, wala kang mapagtanungan, o may mapagtanungan ka, sinabi hindi, apply pa rin sa'yo ang hindi ka nagbayad ng sakat, kahit nagbayad ka na ng sakat. Bakit? Eh, duda ka lang eh, kung nagbayad ka ng sakat o hindi, hindi ka tiyak. What is the certainty? Kailangan magbayad ako ng sakat, dahil bawal ang hindi magbayad ng sakat, that is the certainty, hindi pa ako nagbayad ng sakat. Babalik ka doon sa certainty na hindi ka nagbayad ng sakat, bagamat ang totoo, nakapagbayad ka na, ngunit duda ka, hindi pwedeng patayin ng duda yung certainty. Babalik ka na, hindi ka pa nakabayad ng sakat. Kita nyo? Ngayon, napakaluwag na ng ating ibada sa bagay na ito. Basta tatandaan nyo lang ang basic principle of fiqh ng Sharia ng Islam, ang batas na ito, kailanman ang duda ay hindi pwedeng manaig sa certainty o katiyakan. Pinabaliktad-baliktad yung mga sample, ha? Pero titignan nyo yung mga iba parang hindi mo matanggap, pero yun talaga. Ang duda ay hindi pwedeng manaig sa katiyakan at hindi pwedeng pawalang bisa ng duda ang katiyakan. Ang katiyakan ang masusunod at ang duda ay hindi masusunod. Now, anumang gawing mangyari sa atin ngayon na may duda, tandaan ninyo, huwag nyong i-apply ang duda maliban sa certainty. At maliban naman doon kung duda kayo at biglang nagkaroon ng certainty, ang duda, i-apply nyo dahil nakatitiyak na kayo. Kaninang duda kayo ay natiyak nyo lang. Example, halimbawa, nagbayad ka na ng sakat, ngunit nakalimutan mo, duda ka, hindi pwedeng i-apply yan. I-a-apply mo yung certainty, hindi ka pa nagbayad. But maya-maya nalaman mo, natiyak mo, oh, nakapagbayad na nga pala ako. Yun, i-a-apply mo na ang duda dahil naging certainty na, wala ng duda, apply na nakabayad ka na. That's why in this hadith, anuman ang duda, one of the basic fiqh principle of fiqh in our Sharia, ay hindi nyo pwedeng ipairal ang duda, hindi pwedeng manaig, hindi pwedeng mangibabaw, hindi niya pwedeng pawalang bisa ang katiyakan. Apply ang katiyakan, hindi pwedeng i-apply ang duda. Okay? That is our topic for today. Inshallah, ipagpapatuloy natin ito next Friday, inshallah.
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله